Naku na raw daw, ako na lang daw sa Tulfo Brothers ang hindi nauugnay dito sa individual na maaaring hindi ko kilala at hindi ko talaga kilala na maaaring hindi ako aware kasi maraming nagaganap na kung saan ako busy sa aking mga ginagawa. Sino ba tong tao na to? Hindi ako magbabanggit ng pangalan kasi ako ayaw ko makasira kung ang layunin ng isang individual ay tumutulong sa kapwa. Ngayon, mga boss, kaya ako nagsasalita ko sa lukuyan. Gusto kong linawin na ang Ben Tulfo, unfiltered Ben Tulfo, si Ben Tulfo as a person, sa Bitag Live, kung hindi man Bitag Live, isasabihin natin dito, mga boss, pampansang sumbungan. Hindi ho kami nauugnay kahit kanino, maliban na lamang kung itong advertiser namin ay tumutulong sa amin sa larangan ng serbisyo publiko. At sa larangan ng serbisyo publiko, kami tumutulong sa nangangailangan yung mga taong hindi kayang ipagtanggol ang kanilang mga sarili, yung mga taong niyurakan ang kanilang mga karapatan, yung mga taong walang kalaban-laban, mga balo, mga ulila, mga mahihina na binabastardo kung ano-anong ginagawa kayong takbuhan ang bitag pambansang sumbungan. Public service ho kami. Kung inyong mapapansin mga boss, binago ho natin yung ating Facebook page dito ho sa Bitag Live para pakita sa inyo professional and personal Facebook page na nagpapakita ng lihitin mong tao at marami nagtatanong kung nga ba ito'y totoo. Totoong page ho ang Bitag Live. Mapapansin nyo pati yung mga litrato ng aking mga pamilya. Yung aking yumaong ama at ina at mga kapatid nung wala pa yung aking kapatid Sherwin from way back in 1962, if I can remember, bata pa ho ako noon, ipinakita ho namin. So sunod ho dyan, mga larawan ho ng aking ama. So bilang isang lehitimong tao, inaayos ho namin para ipakita ang isang pagiging professional journalist na si Ben Tulfo, unfiltered. Siyempre, nandun din yung mga posts natin, personal posts, para makita ninyo. At marami nagtatanong at sinasabi nila, bakit Ben, ikaw na lang ang hindi nauugnay dito sa individual na tumutulong sa kapwa? Nangigay ng kung ano-ano, pera o di naman kaya, o hindi pera, eh bigas. Wala hong masama, basta nakakatulong sa kapwa. At bakit ho ako iugnay kung hindi naman eh, kasi mapagal na sa larangan ng serbisyo publiko. Siguro lalabas ho bukas sa unfiltered ang pagkaiba ho ng pilantropo at serbisyo publiko. Ano bang ibig sabihin ng pilantropo? Ang pilantropo, namamahagi ho ng kanyang yaman kasi doon sa kanyang organisasyon, sa kanyang kumpanya, sa kanyang individual na marami siyang pera, kaya pinamamahagi niya sa mga nangangailangan sa siyensya, sa medisina, o sa mga orphans, o anumang institusyon na nakakatulong. Kaya ayun na, kilala ho dyan yung mga sinasabing malaking kumpanya tulad ng MVP, Lucian Group, andyan ho yung Ramon Ang, at kung sino pang ibang hindi ko nababanggit, sila ho'y kilala sa larangan ng kanilang negosyo at malaking bilyonaryo. Iba naman ho yung public service. Ang public service ho, maaaring gagawin ho ng isang individual na hindi ho kasama sa gobyerno tulad ho namin magkakapatid, ang Tulfo Brothers. Ang Tulfo Brothers, mga bossing, kami ho'y nasa media, kilala sa pagiging matapang, tumatayo, nalilindigan. Walang inuurungan, walang inaatrasan kahit sino paglalaban ho yung malilit nating kababae. Pero hindi ho kami namumudbud ng pera, namamahagi ho ng pera para mapag-impress. Ang sa amin lang ho, kaya kami ho, public service sa media. Kung ang tanong niyo ho, ang iba dito para linawin ho natin, eh parang ang dating. Bakit ikaw na lang ang hindi nauugnay? Yung isang kapatid mo si Rafi, naugnay na doon na parang, umahanga si Erwin daw, eh ganito. Nung tanongin ko ho yung aking mga kapatid, kung totoo, sabi ng ganun, huwag mong papansinin yan, Kuya Ben. Kasi kasi kami, magkakapatid, may kanya-kanya kaming buhay, kaya tinatanong ko, totoo ba to? Ang sabi ko sa kanila,
eh, nauugnay mga pangalan yun. Sabi nila, hindi totoo yan. Bakit kami hahanga sa isang taong tayo naman magkakapatid, milyon-milyon mga followers natin sa YouTube pa niya, sa Facebook, o kung saan. Sa larangan ng television, kilala na tayo. Matagal na, T3 pa days yan. Even before, way back as early as the late 90s, nasa public service na ho kami. Ilang dekada na ho, subok na yung mga ginagawa namin. Lihiti mong ibig kong sabihin. Kami nandyan sa media. Hindi po kami yung individual na sinasabi na mamahagi ng bigas. Popular ngayon sa ibang mga OFW. Itong tao na to ay isang individual, hindi ko babanggitin ang pangalan, kilala yung pangalan. At ngayon, wala po akong pakialam sa taong yun. Ang tanong niyo sa akin, kung ako ba'y nauugnay? Kung mga Tulfo Barrios ba nauugnay sa ngalan ng servisyo publiko? Kung si Tul Rafi ba, si Tul Erwin ba nauugnay? Hindi po totoo yan. Ni hindi kami humahanga sa ibang individual, humahanga lang kami sa mga taong tumutulong totoo, walang kapalit. Hindi po yung humahanga na namimigay, namumudbud ng pera, namimigay ng mga bigas. Questionable yung kung saan ang gagaling, ikaw lang pera, pinamamahali, pinamumudbud yung kanikanino. Wala po akong pakialam kung